Hello guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome Leo! Alamin natin kung ano ang first 15 days reading para sa inyong lahat. Ito general reading, pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panonood guys. Okay, Leo, first 15 days ng January. Okay, action number 17-8. Ano pa ba? And Angel of Love. Okay. So, mayroon dito, Leo, na kailangan kang gawin. So, parang sinasabi ng baraha sa'yo dito na sa usaping pera kasi to, number 8, may kailangan kang gawing action sa buhay. So, may kailangan kang bigyan ng focus, may kailangan kang ayusin, or may kailangan kang gawin. So, action needed to sa first 15 days ng January. And next is Angel of Love, 49, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Sinasabi ng braso dito na magkakaroon ng balanse ang iyong usaping relationship sa asawa, sa girlfriend, sa boyfriend, sa kalibin partner, parents, siblings, or kung kanino man. So, nandito din si Angel of Love para bigyan ka ng parang ano, strength para sa mga ginagawa mo sa buhay. So, posibleng hindi lang yan sa relationship guys, pwedeng sa trabaho, mas maging motivated ka, mas maging passionate ka sa kung ano man itong ginagawa mo sa ngayon. Okay, ano pa ba? Okay, hangin. One more card. Okay. So, first 2 weeks to ng January, guys. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa usaping pera. Kasi, kung makikita mo dito, may possible dito na mahang na salapi. Pwedeng may hinihintay kang pera. It's a financial achievement siya. Okay, so for example, lump sum siya ng pera, kontrata, trabaho, contract signing, or kano pa man. Pwedeng makakatanggap ka ng mensahe na hindi ito matutuloy sa first 2 weeks ng January dahil ibibigay itong contract na to sa ibang tao. Parang gano'n. So, isang tao ang isasabotage kung ano man ang hinihintay mo. So, if ever naghihintay ka ng pera, kasi pera to eh, pera siya. Lump sum, financial satisfaction. Okay, so nakikita natin dito na may taong nakapaligid sa'yo na hindi siya honest. Hindi siya honest sa kung ano man itong ginagawa niya. May ginagawa siya nga doon eh, parang illegal siguro, parang gano'n. So, if ever man na hindi matuloy ito, medyo madidisappoint ka sa taong ito. Pwedeng kakilala mo siya, pwedeng close mo, pwedeng close neighbors, relatives, friends, acquaintance, katrabaho, na pwedeng agawin niya kung ano yung meron ka. Kaya pwedeng hindi matuloy. Ano man itong pinaplano mo. Okay, thank you. Sabi ko na yun. Okay, 2 cards. Oh, wow. May iba sa inyo dito, Leo, guys, na sobra-sobra yung motivation nyo. Andito yung Ace of Wands, eh. So, parang punong-puno ng motivation ang Leo'ng ito. Hindi naman lahat ng Leo madi-disappoint. So, may isang Leo dito, dalawa, tatlo, or marami, na sobra siyang magiging passionate, driven, determined, visionary, magiging driven siya sa kung ano man itong gusto niyang mangyari sa buhay niya. Okay? So, nandito yung Six of Swords plus mayroon dyan na rainbow, may water, flow of water na sinasabi na sobra-sobra yung determinasyon mo sa buhay na mabago yung takbo ng iyong buhay, financial and especially sa relationship. So, nakikita natin dito, ang dami-dami mong ano yung interest sa buhay ngayon, ideas.
marami kang gustong gawin. Marami kang gustong gawin. And nakikita ko, sir, dito na hindi lang pansarili itong ginagawa mo eh. Ginagawa mo ito para sa buong pamilya. So, kung ano man itong motivation, kung ano man itong passion na nararamdaman mo, ay posibleng ito yung magdadala sa'yo doon sa rurok ng tagumpay, kasama ang buong pamilya. So, punong-puno kayo ng motivation, hindi lang ikaw, pero yung lahat ng miyembro ng kapamilya mo, lahat kayo ay motivated sa kung ano man to na plano nyo sa buhay. Mayroon ditong relocation, may travel din. And movement, progress, parang ganun. Excited. Excited yung iba sa inyo dyan para sa 2024 happenings. Okay. So, since nandito si Angel of Love, isa din sa posibleng mangyari dito is yung bagong relationship. Pwedeng may pumasok sa buhay mo na kung babae ka, may mag-o-offer sa'yo ng relationship, or pwedeng may mag-o-offer sa'yo ng business or work or ano pa man. Marami kang mga messages, unending messages to. Parang sasabog yung messenger mo, sasabog yung email mo, or yung cellphone mo, maraming tatawag sa'yo, parang gano'n. So, comment down below, kasi marami to. Mabilis siyang pangyayari. And then, Six of Pentacles, nakikita natin dito na may konting takot pa rin yung iba, kasi siguro yung iba sa inyo, 2 years nang nagsasuffer sa financial, or pwedeng 2 years na, 3 years na, or 3 months, 4 months, 1 year na kayong hirap-hirap sa pagmamanage sa inyong financial. So, meron pa rin kayong fear. So, ngayon, sinasabi ng baraha dito na itong The Moon plus Seven of Swords is a combination card na be true to yourself, be true to your intention, be true to your dreams, or have a realistic goals and dreams. Okay? Itong Six of Pentacles, may posibleng mensahe ka na matanggap na humihingi sa'yo ng tulong financial, or ikaw ito na magsisend ka ng message sa isang tao dahil kailangan mo ng tulong financial. Parang ganun. Comment down below if resonated ka dito. Mayroon din dito ang posibleng single siya. May maliligaw sa kanya. Siguro, yung iba sa inyo naghahanap ng maliligaw, babae ka or lalaki, naghahanap ka na hindi lang relasyon, kundi gusto mo, since nandun ka na sa sitwasyon na matagal ka nang naghintay, siguro mas prefer mo ngayon yung maraming pera. Parang ganun. And King of Pentacles, yun na nga. And Nine of Pentacles, wow. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may iba sa'yo dito na mahang yung salapi. Kung ano man itong hinihintay mo. Pero yung iba sa'yo dito, mahahawakan mo yung pera. Diba? Parang kung ano man itong papasukin mo ngayong first 2 weeks ng January, it's either new job, new career, new relationship, bagong source ng individual funds natin, yung money, tangible things, physical things. Ito yung parang wish fulfillment mo. So, kung makikita mo itong dalawang to, sinasabi sa'yo na, kung ano man itong matanggap mo, like pera, mahawakan mo ya. Yung perang yan sa first 2 weeks ng January, make sure na tahimik lang tayo. And Queen of Wands, freedom. So, nakikita natin dito na parating na yung financial freedom dito. Diba? Financial freedom. Meron din dito mag-o-offer sa'yo ng work, mag-o-offer sa'yo ng relationship. And may mag-o-offer din dito ng may magbabalik sa buhay mo or ikaw yung babalik sa buhay nila. So, nandito yung Ten of Swords, may endings, it's a positive endings ng mga alitan or kung ano pa man to na problema. Okay. Verify natin tong first 3 cards. Okay. So, posibleng partnership. So, may mga iba sa inyo dyan na nagbabalak ng negosyo. Pwedeng sari-sari store, restaurant, or kung ano man to, gusto nyong magbenta, gusto nyong mag-collaborate sa ibang tao. Partnership kasi to eh, commitment, partnership, alliances, attachment. So, siguro, kung may mga gusto kayong gawin sa buhay, gusto nyong simulan, ang kailangan yung gawin is magtanong-tanong daw muna kayo. Okay? Huwag kayong sasabak sa isang giyera. Huwag kayong
start ng isang business, ng isang relationship na hindi kayo knowledgeable. Sa relationship, ganun din. Okay, kahit sabihin mo ditong 7 of cups, ang dami mong choices sa buhay, pero sinasabi ng Gurase dito na huwag tayo magpadalos-dalos, Leo, sa decision making, lalo na sa usaping relationship and money. Okay? Magtanong kung may hindi alam. Hindi naman masama yung magtanong eh, diba? So, yun guys ang sinasabi ng Gurase. Thank you. Bye!